Spirito Santo. Amen. Somiglio a ogni nome. Alzi con te, Iuri. Parla di insieme a quanto di un momento. Sama sama di loro a mia bandana. Sa mga pagkataon, kami ay naging tamad na bahay ng mabuting balita. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkataon, nanghihina kami sa pagkilos dahil inayaan namin Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan kami. Sa pagkakataong nawala ng gana na kumilos dahil sa kawalan ng pag-asa. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga panyarihan ng Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin ang makapangyarihan, gawin mo lagi namin matapat sa kasundin ng loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyo, mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Ganyan din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang ang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at diyaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umamang sa buon? Sa buron ng buon, sino mang aahon? Sino papayagang pumasok sa templo? Sino'ng tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Aleluya, aleluya, aleluya.
may inyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanlurang, sinasabi ninyo, umulan, ang gayon nga ang hiyan. At kung umiinihim ang hangin, timo, ay sinasabi ninyo, iinim, at nakakagayon na. Mga mabagpag ibabago, marunong kayong umasa ng palagandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga magandaan ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuloy? Kapag ang sinaktal na sa hukuman, makipag-ayos kayo sa nagsaktal habang may panahon. Baka kalat ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukum. Kanamukong sa taon at ibilang mo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihan sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Buhay mo ba ang mga nangyayawin sila? Purihin namin sila. Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Habang may panahon. Bahagi mo na kung tutusin ko ay huwag natin kalimutan. Habang may panahon. Ang panahon ay hindi mo nagagalagalan. Yung buong panahon, hindi tumitigil. Yan ay nababawasan. Kaya yung panayang pinapahayag sa atin ng aming Panginoon sa Kristo ay ang ibig sabihin ko ay kapag binigyan ka ng pagkakataon, napakadapat ang tama, gawin mo ang tama. Kasi ito yung minsan ay binibigay na Jesus sa mga Hudyo. Marunong silang umasa ng panahon kung umulan ba o umiinim. Pero hindi nila nababasa. Sabihin ay ang kanila ay marunong silang umasa ng weather. Hindi masama yun. Bahagi ng pagkilos ng usin ko ay sa ating ako namin ay yun ay isang bahagi ng kaalaman at manitukuling namin ang isang skill. Pero yung paano yun na isang skill yung makita paliit ng matuwi at ito ay bigyan ng pagsasakatumpara. May makikita tayo makagagawa ng maganda. Gawin na namin kaagad. At kung sakali mong may mga pagkataon na tayo ay nagkulang, ay kumaaral na kinakailangan at umawin yung malimbawa na binigay ni Jesus na yun. Kung ikaw ay isinasaktan ng iyong kapwa ang sinasabi, ay makipag-ayos ka lang. Umaaroy. At kung sakali mong ikaw ang siyang magkulang, ay di matutunan sa lalong madaling panahon. Kung ikaw naman ay wrongfully accused, kausap mo pa rin para maging maliwanag yung pagkilos mo yung sabihin, yun yung
yung kanyang pagkakatawa at pagbuti. Kung binigyan ka ng pagkakataon na makagawa ka ng pagbuti, gumawa ka na. Kasi maaaring pagkakataon na ito hindi na muli, maibabalik. O maaaring hindi na muli ipagkaloob ng Diyos. Hindi naman tayo hinihingihan na superficial na patungo sa sitwasyon na kinabibilangan natin o ng mga bagay na iniahain sa atin. So, kung ano lang yung pwede natin magawa, kasi kung may pagkakataon, may sitwasyon na kaya mo naman, ay bakit patatagalin pa? Bakit maghihintayin pa? Sabagat napakansi yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi baka mamaya dumating yung pagkataon na masabi natin na sayang, sayang, hindi ko nagawa. Sayang, hindi ko nagawa. Yun ang malaking panghihinayang. May nagawa tayo, hindi natin nagawa. Well, isa rin siguro sa katatayuan ay maaari yung matatakot tayo na baka sa aming kalimitan ng tao natin ay baka kalimitan ay tayo ay magkamali. Ay ang paggawa ko ng matuwid ay kailangan hindi magkamali. Maliit man o malaki, huwag mo namin kalimutan yun. So nakikita natin, sabagat kumisa no, sabi nga mo natin, kaya po kumisa na mamayagpang yung mga taong kumagawa ng kasamaan, ay sabagat wala tayong ginagawa. Na mamasin lamang tayo sa mga pagkilos na magkusin ko ay pwede natin na matukunan sa sitwasyon na ating kinalagyan. At sabi nga ako, kasi kapag hindi ko natin nasubukan at umawa ng kung alin yung nararapat at tama, maliit man ito, ay hindi tayo masasalan kailanman na gumawa ng bagay na mabuti na masasabi natin na gamay ko yan, expert ako dyan. Kasi bakit, you never started. Hindi ka nga nakapagsimula pa para ka maging expert. So, yun ang pagkakataon ang tumisip ko ay baka sinasayang natin ang mga pagkakataon. Yun yung kumisan yung panghihinayo ng tao. Panghihinayo ng tao. Sa wikang English, regrets. A lot of regrets. Kasi pinalampas natin ng pagkakataon na magawa natin kung ano ang tama at kung ano yung tuwid. So, paano ako malaman na yung tama yung mga tayo eh. The very permanent yung tayo sa sitwasyon na yun ay bahagi ko. Sabi lang iba eh, hindi, mas maganda yung iba ang gumawa na. Well, muna ko sila. Pero kaya nawala sila eh. Sinong gagawin? Di ikaw na ang gumawa. And if ever, kumisang siniisip natin kung mayroong mas magaling na gagawa niya. Sabi nga natin, kung ibang mas magaling na gumawa niya, at kahit na siya gusto, hindi nasanay na gawin yung pagkakataon na ito na gumawa ng mabuti. Kahit na makagaling niya, hindi niya
gagawin mo? Hindi siya sunay mo. At maaaring wala sa kanyang kaisipan na naging bukas na alin ang bahagi ko. Kaya kung kasi narinig natin yung mga sayo ng sisterly, lalo-lalo na ako sa katawan ng kabutihan. Yung iba, kasi seize the day because ng oportunidad na yung mama. Kung isang sabi niya, oportunidad natin, makapagpuro. Pero kung isang